Hello, good evening, ladies and gentlemen. Hi to the 1 million people in the house. Pa-share naman po ang aking live stream. Paramdam naman dyan. Mega mega love shout out. I-share ko lang po itong live stream natin para makapasok din po yung iba. Hello to the 1 million people in the house. Mag-invite ka ng kasama mo para mag-start na po tayo. Maglaro-laro po muna tayo and have the chance to win, load, or cash. Ready-ready na po yung ipapalaro ko. Paramdam ka naman dyan. Bakit wala ng people ngayon? Ayaw nila maglaro. Puro busy na sa life. Wah! Hala! Crusader TV, hello! Kaya mo yan, ate. Thank you very much, dear Adin. Meron ako mga hinihintay na maglalaro, pero bakit wala sila ngayon? Nanda ko pa man din yung, ano, yung laro talaga. Oo, naganda ako ng laro para ngayon eh. Walay. Stay ka na lang, Crusader TV. Kumusta na ang ano natin? Ang ating pamamahay. Buti online ka. Ikaw pa lang andyan. Kala ko sino to, mag-isa na ano, unang pumasok. Ano, hindi ko ma-share kasi yung link. Stay ka lang dyan, i-share ko lang.
Ngayon lang ulit nag-on. Ay, ganun ba? Ngayon ka lang nag-on? Bakit ay? Kumusta na yung ano, bahay mo? Alam ko, malaki-laki na yung ano mo eh. Or natutulog din, parang ako. Ngayon lang din ako nag-ano, tag neto. Nabuhay sa mundo ni YouTube. Andyan ka pa ba? Javin, nandiyan ka pa? Hello? Naririnig mo ako? Sumagot ka. Nasaan ka na? Crusader TV, where are you na? Bakit ina... Ala, iniwan ako! Iniwan ako ni Crusader TV, oy. Wala na tuloy akong viewer. Where are you guys? Pasok, pasok na po. Maglalaro na ako mag-isa. Sayang yung game na hinanda ko. Yan, umalis si ano. Umalis si Crusader TV, sabi niya maliligo daw siya. Si Ading. Sa 1 milyong katao sa aking pamamahay, kung sino ka man dyan, magparamdam ka sa akin. Meron akong hinandang laro. Yay! 2 million people in the house! Paramdam naman po kayo. Pakitamsak na rin po si host. Tamzak-tamzak dyan, dikit-dikit, sa mga hindi pa nakakadikit. Sa ating comment section po, oh, yehey! Ami Gambito, tamzak dan, thank you very much po, Ma'am Amit. Salamat sa pagbabalik. Yung rule of game po natin, meron po sa ating, ano, sa ating description box. Pero before tayo po na mapunta doon, kasi I prepared lots of questions po. Marami yung questions. Sorry, sorry. May someone is calling. Hintay nyo ko, kakain lang ako. Ate, bilisan mo. Sige, sabay mong kumain. Sige, sa 4 million people in the house. Isa na lang, maglima lang kayo, magsisimula na tayo. Bago tayo pupunta sa ating quiz B, which is each question equivalent to 1 point, and 1 point is equivalent to 1 peso or load, eh meron pa muna tayong ano, meron akong hinanda na, anong tawag nito? Pinoy Henyo. So, apat na kayo, maghintay lang po tayo ng isa, magsisimula na po tayo. Asan na yung iba? Isa na lang. Mag-start na tayo. Sige po. Sa 4 na katao sa aking pamamahay, meron po ako dito na word for Pinoy Henyo. Pwede na po kayo magsimula dahil ang aga ninyong dumating. Kayo po yung first comers ko.
for the amount of 20 pesos load or cash. Andito pa rin ate. Yehey! Ayan, sige, simulan mo na. Pinoyhan niya tayo. Bagay? Hindi. Tamsak niyang, thank you po sa patamsak. Padikit na rin po. One word, opo. Ay, wait lang. Jacket. Hindi po ako makapag-jacket. Bagay, hindi po. Tao, hindi po. One word, opo. Two words, hindi po. English, opo. Food, hindi po. Hindi po. Food, hindi po. Sige pa po. Lugar, hindi po. Sige pa po. Flower, hindi po. Animals, opo. Sige po, Ma'am Niang. Kaya mo yan. Mag-isa mo na lang eh. Sigurado makukuha mo yan. For 20 peso load or GCash. Dog, hindi po. RD, Melisev, Tamsak. Salamat po sa patamsak. Mega, mega love shoutout po sa inyo. Tiger, hindi po. Air, opo. Land, hindi po. Dog, hindi po. Water, hindi po. Cat, hindi po. Lion, hindi po. Monkey, hindi po. Pig, cat, hindi po. Butiki, hindi po. Bird, hindi. Pwede po, pwede, pwede. Bat, hindi po. Hawk, pwede po, pwede. Bat, hindi po. Loro, hindi po. Parrot, hindi po. Owls, hindi po. Hayop po ba? English po ba? Opo. Crow, hindi po. Uwak, hindi po. I mean, pwede. Sparrow, hindi po. Eagle, hindi po. Peacock, hindi po. Stork, hindi po. Goose, hindi po. Sparrow, hindi po. Butterfly, hindi po. Pigeon, hindi po. Lumilipad po ba? Opo. Lumilipad po. Butterfly, hindi po. Firefly, hindi po. Yeah. Sige po, kaya nyo yan. Dragonfly, hindi po. Flamingo, hindi po. Dragonfly, hindi po. Ostrich, hindi po. Swan, hindi po. Mosquito, hindi po. Robin, hindi po. Swan, hindi po. Ostrich, hindi po. Sige, kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Grasshopper, hindi po. Ano yon? Vulture, hindi po. Wood, woodpecker, hindi po. Heron, kite, hindi po. Vulture, grasshopper, hindi po. Ostrich, woodpecker, hindi po. Robin, swan, mosquito, hindi po. Dragon, wala pa po akong nakikita sa sagot. Quail, hindi po. Heron, hindi po. Kite, hindi po. Quail, hindi po. Falcon, hindi po. Turkey, hindi po. Sige pa. Ano na? Heron, hindi po. Peacock, hindi po. Magpie, hindi po. Ano po? Ano po yung tanong? May magpie, peacock. Sir Jess Banks, ano po? Pinoy henyo. Heron, finch, hindi po. Crane, hindi po. Heron, hindi po. Peacock, hindi po. Magpie, hindi po. Pinoy henyo. Partridge, hindi po. Ilang words po ba? One words po. Partridge, hindi po. Partridge, hindi po. Hen, hindi po. Sige lang, kaya na yan. Chicken, hindi po. Rooster, hindi po. Hen, hindi po.
Birds po. Opo. Pwede, pwede. Malapit siya po doon. Peewit, hindi po. Bee, hindi po. Lark, hindi po. Duck, hindi po. Cormorant, hindi po. Bee, hindi po. Kingfisher, hindi po. Kingfisher. Sige, ano, I will give you clue. Five letters. Hummingbird, hindi po. Swallow, hindi po. Eagle, hindi po. Pwede, pwede, malapit na doon. Kapamilya ni Eagle. Trash, hindi po. Trash, hindi po. Swallow, hindi po. Crane, hindi po. Kaya niya yan. Sige. I'm holding it right now. Another clue? Gusto niyo pa ng clue? Gusto niyo pa po ba ng clue? Gusto niyo ng clue? Last letter po niya is N. Last five letters. Ang last letter niya is N. English na bird. Lawin. Pwede po. Pwede, pwede, pwede. Masko, hindi po. Crepe, hindi po. Lawin, pwede, 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 pwede. Sige pa, sige pa, sige pa. Kaya mo yan, Ma'am Ardi. Ma'am Ardi Melisab. Ano yan? Blitz? Hindi po. Malapit na kayo. English word po tayo. Five letters. Letter N ang huli. English word. Yes, host. Ma'am Ami Gambit, Raven! Yes, nakuha ni Ma'am RD Melisab. Ang atin pong sagot ay Raven. Raven po. Nakuha na po yung sagot, Ma'am RD. RD Melisab. Meron po kayong 20 peso load or cash. Congratulations, Ma'am Ami. Paki-add na lang po ako sa aki apa message siya. Duck, Cormorant, Peewit, hindi po. Wait, pa-add na lang po ako sa aking ano, sa aking ay pame PM niyo na lang po ako sa aking Facebook account, itatype ko po siya. Ayan po. Paad na lang po ako kung paano ninyo maiano yung kwan ninyo. Nakuha na po ni Ma'am RD Melisab yung ano, yung sagot. Yung sagot po doon is Raven. Raven po siya. Here. Salamat po. You are welcome po. Ang next po na laro natin is Quiz B.
So yung quiz B po natin, madaling questions lang po. Ang mga questions po is anything under the sun. So yung anong tawag nito? Yung kada tanong, kada correct answers, meron pong one point. Kada points po is equivalent to 1 peso. And kailangan nyo pong makaipon ng 20 points bago ninyo yon ma-redeem through cash or load. So, let's play 5 million people in my house. Congrats kay ma'am. Hello, Kurt Zyrus. Hi! Welcome to my house. Mega, mega love shout out. Join ka na po. Meron po tayong ano. Ma'am RD, nakuha nyo na po yung Facebook account ko po. Else give me mine, na-type ko na po. Paki-add na lang po kung paano ninyo, kung load po ba or cash. So let's continue our game. Ready na ba kayo? Please type ready. 6 million people in the house. Yung questions po natin is anything under the sun. May galing po sa Bible. May mga non-Christians po ba dyan? Pa-type po para alam ko. Hello, 4 million people in the house. Ready. O, sige. Dalawa kami na nanonood, ma'am. Opo, apat po kayo. Kurt Zyrus din. Ha, ha, ha. Opo, sige po. Ready. Alright. Sa 5 million people in the house. Ready. Okay. So, ang first question natin is, kailangan nyong mag-stay ha kasi hindi ninyo mare-redeem yung points ninyo kapag hindi ninyo napuno yung 20. So, meron akong more than 70 questions here na puro basic questions lang po. So, ang ating first question is, tcharam! Oh my God! English, math agad. Pasensya na. Math agad. So, ang tanong, paano po, ma'am, sabi ni Ma'am Kurt Zyrus? So, Ma'am Kurt, ay Sir Kurt Zyrus, ang gagawin po natin, ay meron po akong mga questions. At kada questions, kada tamang sagot po, yung mauuna pong sasagot na tama ang sagot is equivalent to 1 point. And 1 point po is equivalent to 1 peso. So you have to earn 20 points para po ma-redeem ninyo through load po or cash. So ang first question natin, pa-join, Angeline Garcia, pa-join, sige lang po. Papalitan ko na yung question kasi unang-una pa lang, PEMDAS na agad. Tamsak kay Ma'am Angeline Garcia. Yes, thank you po sa patamsak. Charan! Ang ating unang question. So, nag-gets nyo po ba yung ating ano? Ating paglalaro? Sige po, ang unang question ay chararan! Galing sa Biblia. So, basic lang yung question kung nagbabasa tayo ng Biblia. So, ito. Sinerge ko lang siya sa ano, sa internet. Sino ang kapatid ni Abel? Wow, match ang tanong, Feb ko yan. Ang tanong natin for 1 point, sino ang kapatid ni Abel? Kain! Kain! Kain, nauna si... Ang sagot ni Jenna ay Cain, pero si yung ginamit niya, si Ma'am Angeline Garcia. Si Adam, hindi po. Ang nakakuha ay si Jess Banks. So, Jess, meron ka pong 1 point. So, magtatali po ako dito. Okay. Ready. Arceline Buyagawan, Cain. Yung tamang ano niya po, spelling niya is K, Cain. Nag-search pa po ako sa internet.
Kain. Ayan po. Next, next, next na. Napunta kay Sir Jess yung ano. Ay, bakit ko binalik? O, ayan, tanggalin natin. So, madami-dami akong mga questions dito. Yung kapitbahay namin yung mga kapatid. Tawa ako sa'yo. Next kagad. O, sige po, sige po. Don't worry. Next na po tayo. The next question is, sige, ito. From the Bible again. Basic questions lang po. Ready? Oy, si Jenna nag-ano, may kain din na si sa English version. Totoo ba? Kasi nauna si Jenna eh. Pero hindi ko lang alam kung C or K. Ano ba? Mag-ano kayo? Anong meron ba? May C ba sa ano? Sa Bible? Hindi at ako nagbabasa kaya hindi ko alam. May C ba siya? Oy, ayaw nyo mag-react. Sige, next question na tayo. Next question is from the Bible again. Sige, tagpiso na kayo. Oh, sige, tagpiso na kayo. Pwede rin yung C. Oh, sige, Sir Jess. Bigay mo na sa kay ano, Jenna yan. Jenna na yung one, ano, siya yung nauna. Oh, eliminated na yung ano. English, opo. Next na tayo, pinamigay na ni Jess kay Jenna. Sige, next question. Sige, ready kayo. Iuuntog ko talaga yung ulo nung magmamali nito. Who was the first woman on earth? Kuya, pasali. Sige po. Sige po, Sir Rex Laksamana. Sali na po kayo. Isaak, hindi po. Ang tanong, who was the first woman on earth? Ang nauna si Kurt Zyrus, Eva. Eva or Eve. Nauna po si Kurt Zyrus. Kurt Zyrus. 1 point na po ni Kurt Zyrus. Pabilisan. Basic questions lang po yung mga questions ko, kaya ang kailangan po dito is pabilisan po ng ano. Ate Pasali, Rex Laksamana. Yes, yes po, Sir Rex Laksamana. Ang ating mechanics po ay nasa description ng ating sa my description side po. So meron po akong mga questions, and each questions is equivalent to 1 point, and 1 point equivalent to 1 peso. So you have to earn 20 points para po ma-redeem ninyo yung ano nyo po. So ang aba, yung kapitbahay, babae, ano lang pangalan. yung tinatanong ko po kasi is yung first woman on earth. O sige po, next na po. Next question is, charaman! Oh, ito, makinig ng maigi. Sa pamilya nila Peter ay apat silang magkakapatid. Panganay si C4, sumunod si C3, tsaka si C2. Sino ang pang-apat na sumunod kay C2? Oh, sa pamilya nila Peter ay apat silang magkakapatid. Panganay si C4. Sumunod si C3, tsaka si C2. Sino ang pang-apat na sumunod kay C2? Peter! C1! C1, C1, Kurt Zairo, C1. Niyang, nakuha po ni Niyang. Si ano po, si Peter, di ba ang sabi ko, sa pamilya nila Peter.
ay apat silang magkakapatid. So, apat silang magkakapatid. Nauna si C4, sumunod si C3, tsaka si C2. So, ang nawawala sa napang-apat, hindi po si C1. Si Peter po yun. Sino na yung nanalo? Si... Wait lang po, hindi ko po makita. Si Niang. May 1 point na po si Niang. Points ba yan, host? Opo, you need to earn 20 points para ma-redeem nyo po. Every day. Kung hindi nyo naman po mamimit ngayon yung 20 points, may live pa naman po ako bukas. Lazaro dyan. Ah, okay, next. Next, next, next na tayo. Nakuha na niya. Next po ay itanong kung sino na una ang itlog o manok. Aba, Peter ba siya? Missing? Opo. Opo. Sige, next question na po tayo, guys. Next question. Mathematics naman. Wait lang po, Sir Rex. Hintayin natin yung dumating si Mathematics. Charan! Next question is, aba, galing ulit sa Bible. Oh, pabilisan mag-type. Kung ang tanghalian sa English ay lunch, sa Bible, sino naman ang kapatid ni Abel? O ano? Kung ang tanghalian sa English ay lunch, sa Bible, sino naman ang kapatid ni Abel? O sino? Kain! Kurt Cyrus! Nakuha ulit ni Kurt Cyrus! Si Cain po. Si Adam sabi ni ano. Kurt Cyrus, 2 points na po kayo. Eat. Oh, listen, listen. Ayun tuloy. Jenawangag. Ano yung eat? Yung tanong ko, kung ang tanghalian sa English ay lunch sa Bible, sino naman ang kapatid ni Abel? Ang questions po natin is anything under the sun. Next question na po tayo. Charan! Oh, ito, under the Philippine law. Ay, Philippine law ba yan? Charo? Basta, alam nyo to. Oh, listen, pabilisan mag-type. Oh, kailangan ko yung kompleto ha. Anong buwan at petsa ang idineklarang araw ng mga patay? Anong buwan at petsa ang dineklarang araw ng mga patay? Yung kompleto po. Anong buwan at petsa ang dineklarang araw ng mga patay? November 1, Marcelo Abig. Nauna si ano, Marcelo Abig. So Marcelo, meron ka pong ano, 1 point. Gets nyo po ba yung paano maglaro? Nauna pong nakuha ni ano Marcelo Abig yung November 1. Next question na po tayo. Nauna ako, sabi ni Kurt Cyrus. Mas nauna pa si ano si Marcelo Abig. Ayun, 7:47, tapos halos nagsabay kayo, pero sa screen ko mas nauna siya. Una ako, host, na ba yan? Sa screen ko po is naunang pumasok si Marcelo Abig. Una ako, host. Sabi niya nauna daw siya, pero sa screen po nauna si Marcelo. Ayun o. Next question po tayo. Sige, go for the 20 points. Next question is... Tara! Ay, sige, Bible ulit to. Bible ulit. English, English. Two words. Where did God give Moses the Ten Commandments? Yan, nauna si Marcelo. Next question na po. Where did God give Moses the Ten Commandments?
Bundok ito, bundok. Where did God give Moses the Ten Commandments? Ano na guys? Asan na kayo? Where did God give Moses the Ten Commandments? Anong pangalan ng bundok kung saan ibinigay ni God yung Ten Commandments kay Moses? Bundok. Kurt Zyrus, bundok ng bato. Mount Sinai, sabi ni Jess Banks. Correct ba yung ano, spelling mo? Correct yung spelling mo? Si Frim Dawangag ang nakakuha. Yung correct spelling is Sinai. Sinai. In English, Mount Sinai. Si, asa na yun? Sinai. Sinai. Mount Sinai. Nakuha si friend, nakuha ni Frienda. So, Frienda, meron na po siyang 1 point. So, mag-next na po tayo para baka iba. Mount Apo. Kurt Zyrus, hindi po. Ano po siya? Mount Sinai. The next question na po tayo para maka-accumulate po kayo ng point. Charan! O, sige. Pagalingan. Sino ang magaling mag-Tagalog? Next question is, ano sa Tagalog ang square? Ano sa Tagalog ang square? Sabi ni Jess Banks, okay, hindi mo naman, ma'am, sinabi na secret spelling rin. Ano? Na correct spelling rin. Oh, abo naman, correct. Parisukat. Ang sagot po ni Kurt Zyrus is Paris, ay kahon. Dalawa ka ba, Kurt Zyrus? Parisukat na po. Ang sagot po is parisukat, pero nakuha na po ni Kurt Zyrus. Dalawa ka ba, ano, Kurt Zyrus? Bakit dalawa yung pangalan mo? Daily Dose of Entertainment PH, Tamzak. Thank you po sa patamzak. Naglalaro po kami. Baka gusto niyo pong magkipaglaro. So, 3 points ka na po, Kurt Zyrus. Yung sagot po is parisukat. Square po is parisukat. Hindi siya kahon. Ayan, parisukat. Mag-asawa kami. Ay, mag-asawa kayo. Okay po. Sige po, sige po. No problem. Next question na po tayo. Charan! And the question is spelling. Ayan. 1, 2, 3. Spell beautiful. Beautiful. Spell beautiful. Sige guys, spell beautiful. Spell beautiful. Spelling po tayo. Spell beautiful. Sinong nauna? Nauna si Kurt Zyrus ulit. B-E-A-U-T-I-F-U-L. Hala. Nauna po si Kurt Zyrus. So another points for Kurt Zyrus. May 4 points na po si Kurt Zyrus. Pasali po, sabi ni Alejandro Calayag. Yes po, pwede po, pwede po. Pasali po kayo. Yung laro po natin, pwede nyo pong tignan yung ating mechanics of the game sa may description box po. Kada question po, madadali lang po. Pabilisan lang po ng pagtatay. Kada question po is 1 points. 1 points is equivalent to 1 peso. Kailangan nyo pong mag-ipon ng 20 points bago ninyo i-redeem ng load or cash. So next question na po tayo. Sige, habol-habol. Naka 4 points na si Kurt Zyrus. Oh, eto. Tagalog na naman. Ano ang pambansang wika ng Pilipinas? 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 Will my heart blast? Ang sabi ni, sino yung nauna? Wait, 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 wait. Sino ang nauna?
Niang Tagalog, hindi po Alejandro Tagalog. Daily Dose of Entertainment Filipino. Correct, nakuha po ni Daily. Daily, meron po kayong 1 point. Sige, habol-habol. Sa mga nagsabi po ng Tagalog, ang atin pong pambansang wika ay Filipino. Ang tawag po sa ating pambansang wika ay Filipino. Next, hotdog, sabi ni Wilma Heart Vlog. Nakuha po ni Daily Dose of Entertainment na una siya. So, let's charan! Next question. Next question is math naman po tayo. Sige, pabilisan. 6 times 6 plus 6 times 6 plus 3. 6 times 6 plus 3. Anong sagot? 6 times 6 plus 3. Ano? Hotdog. 6 times 6 plus 3. 39. Nauna na naman si Daily Dose. Daily Dose of Entertainment. Daily, meron ka na pong 2 points. Pabilisan po ng pagta-type. O yan. Next question na po tayo. Next question para makarami. Hotdog ulit. Ha ha ha. Pabilisan ng pagsta-type kasi. So, charen. Next question ulit. Ang ating question ay fill in the blank. Sige. Uy, may nagpa-upload. Wala po bang open sa taas? Ay, walang smart. Excuse me lang po, maglo-load lang po kasi may naglo-load. Wait lang. Number niyo po, ate? 6, 8. 2, 4, 6, 7, 1, 5, 4. Ilan po? Bukas na lang po yung ano? Yung bayad? Opo. Ayan, pasensya na sa abala. Meron na po? Okay po. Ano, hakdog ulit. Ano po price? Danica Gambito. Ang price po is load or cash. Kada question po is 1 point. 1 point is equivalent to 1 peso. And then, kailangan nyo pong makaipon ng 20 points bago nyo po ma-redeem. So, kailangan nyo pong mag-ipon ng 20 points for load or cash. Magkano po price pag halimbawa naka 20 points? 20 din pong load or cash. Okay lang po. Next question na po tayo. Ang Pilipinas ay napapabilang sa blank Asia. Sa ang bahagi ng Asia. Ang Pilipinas ay napapabilang sa blank Asia. O ano, saan? Hi po, sabi ni The Princess. Hello din po. Sa 3 million people in the house, sige na, ano na, ang Pilipinas ay napapabilang sa blank Asia. Ano, saan napabilang? Silangan, Timog Kanluran, hindi po, Southeast, Tagalog po, Tagalog, Silangan, hindi po, North Asia, Timog Kanluran, hindi po, Southeast Asia, Tagalog po, Tagalog. Timog Silangan, nakuha po ni Daily Dose again. Si Daily Dose, meron na po siyang 3 points. Timog Silangan, Jenna, nakuha niyo po pero mas nauna po si Daily Dose. Timog Silangan. Nakuha na po ni Daily Dose. So mag-next na po tayo para makarami po kayo ng points. Next question is spelling. Spell sovereignty. 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 Spell sovereignty.
Spell sovereignty. Spell sovereignty. Sovereignty. Oh, asa na spelling nyo? Sovereignty. Sovereignty. The princess. Mas nauna po si... Sinong nauna dyan? Si the princess po. Nakuha ni the princess. Mas nauna po si the princess. May 1 point po si the princess. Sovereignty is S-O-V-E-R-E-I-G-N-T-Y. Alright. Sige po, pasensya na po sa mga nahuhuli ha. Talagang ganyan po, may nauuna at may nahuhuli. Oh, next po tayo. Next question is, oh, galing na naman sa Biblia. What is the last book in the Bible? Sa Old Testament po. What is the last book in the Bible? What is the last book in the Bible? Old and new ata to? What is the last book in the Bible? Last book po. Last page, last book po. Yung name ng book. Revelation. Nakuha ni Jenna Wangag. Ay, Arceline Buyagawan Habakuk. Hindi po. Sino yung nauna? Nauna si Jenna Wangag. Nasagot niya yung Revelation. So, Jenna, meron ka ng 2 points. Congratulations! Next po tayo, next. Next, next, next. Next, 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 next. Tadam! Ayan. Galing na naman sa Earth na pag-aralan niyo to nung elementary. Oh, English. The largest of the planets. Ano yan? The largest of the planets. Ano yan? Ma'am, hindi mo kasi sinabi yung old or new. Hindi ko alam kung saan yung ano, Revelation. Jupiter. Ang sagot po ni Daily Dose is Mercury. Tapos si Arceline is... Ang sagot po is Jupiter. Nakuha po ni Arceline Buyagawan. So Arceline, meron ka pong 1 point. Congrats! Habol-habol po sa iba. Jupiter po. Siya po yung largest of the planets. Ha! Si Wilma Heart Vlog. Inisa-isa talaga. Venus, Mars, Neptune. Mali spell? Mali bang spelling? Jupiter. Tama naman po. Jupiter. J-U-P-I-T-E-R kay Arceline. Tama po siya. J-U-P-I-T-E-R. Next question na po tayo. Charan! Ah, ito. From the Bible. Oh, English. What was the giant's name that David killed? What was the giant's name that David killed? What was the giant's name that David killed? Sabi ni Kurt Zyrus, yung isa is Jupiter. Pero nauna po talaga yung ano. Nauna po yung Jupiter na sagot niya. Alright, nakuha ni. The answer is Goliath. Sinong nauna? Nauna po si Daily Dose. Daily Dose of Entertainment. Goliath. G-O-L-I-A-T-H. Nakuha po ni Daily Dose. So Daily Dose, meron ka na pong 4 points. Naghahabulan sila ni Kurt Zyrus. Next question na po tayo. Opo, nauna siya. Goliath, 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 Goliath. Next question is... Aba, malaki-laki. Yeah, makinig ng maigi, makinig ng maigi.
napag-aralan niyo to nung elementary pa lang. Kung ang bayani ay hero sa Ingles, sinong hero ang may monumento ang laging nakikita sa mga plaza sa Pilipinas? Kompleto pong pangalan. Kung ang bayani ay hero sa Ingles, sinong hero ang may monumento ang laging nakikita sa mga plaza sa Pilipinas? Rizal, kompleto po. Jose P. Rizal. Dr. Jose P. Rizal. Nakuha po yung... Dapat po meron yung doktor kasi isa po siyang doktor. So, ang nauna po is, nakuha ni Daily Dose na Jose P. Rizal, pero wala kasi yung title niya na doktor. So, nauna si Kurt Zyrus. Kurt Zyrus na may DR, pero mali ka naman po sa doktor. Yung doctor po, kapag title na doctor is let big, big na D. So, ang nakakuha po is si The Princess. Pasensya na po, kasi yun po talaga ang nakalagay dito. Yung DR po natin. Wah! Grabe naman yung Dr. Jose Protasio Rizal Mercado Alonso Irialonda. The Princess tama. Kasi may middle initial sa kanya. Ah, okay lang ba na kahit wala yung title niya? So, kanino ko na ibibigay? Si The Princess? Apple Gambito, pasali po. Sige lang po, sige po, sige po. Yay. Sino po yung nakakuha? Rizal, Rizal, Rizal. Jose P. Rizal. Yung The Princess. Si The Princess ang nakakuha. So, The Princess may 1 point ka po ulit. So, may 2 points ka na po. Mag-next na po tayo para makarami kayo. Next question is, yeah, from the Bible ulit. Not counted yun, ma'am. Hahaha. Oy, counted si man. Kompleto sabi mo eh, hong hong. Hindi, kahit man lang kasi yung title niya, yung pangalan niya, middle initial, tapos apelyido niya. Kasi you cannot eliminate P man yung title niya. Na, next! Oh, galit na si Wilma Heart Vlogs. Oh, from the Bible ulit. How many people did Jesus feed with fish and bread? O ilan? How many people did Jesus feed with fish and bread? O ilan? How many people did Jesus feed with fish and bread? Ilang katao? Ilang katao? How many people did Jesus feed with fish? 5,000. Kurt? Sino yung nauna na nag 5,000? Si Daily Dose of Entertainment. Yung nauna, Kurt Zyrus 12, The Princess 3,000, Kurt Zyrus 20, Apple G. Yung nakakuha po sa 5,000 na nauna is si Daily Dose of Entertainment. So, Daily Dose, may 5 points ka po. Mag-next na po tayo kasi nakuha niya po. Pabilisan lang pong mag-type kasi eto, medyo ano-ano itong next question natin. Yung sagot po, yung pinakain ni Jesus, kung ilang katao po is 5,000 po sila. Next na po tayo para makarami kayo. Oh, write the acronym of ARMM. The acronym of ARMM. What is the acronym of Miss Queen TV, ano po price? Load or cash po? Makikita nyo po yung rule of the game sa ating description box po. Yung price po is load or cash. ARMM, Daily Dose of Entertainment, Autonomous Region in Muslim Mindanao.
Wilmahart, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Nakuha nyo po daily dose of entertainment, pero yung in nyo po is off yun. Autonomous Region of Muslim Mindanao. So, nakuha po ni Wilmahart. Next na po tayo. Next question. Charan. Ayan, sa mga mahihilig sa math. In po yon. In po ba yon? Autonomous Region of Muslim. Akala ko off. Tamzak. Tamzak, thank you po. Mega mega love shout out Ma'am April Hayazin. Salamat po sa Tamzak. Yay, hakdog. In po ba yon? Kahit search nyo sa Google. Oy, Wilmahart, wala ka. Wala ka pala. So, mas nauna. Off ba yun? Nalilito ako sa inyo. Bakit off? Off yun, ma. Off. Off daw po. Kasi ang na-memorize ko talaga is Autonomous Region of Muslim Mindanao. Off po yun. Paasa ka, host. Hahaha. Kay Wilma na yun kasi off po siya. Bawi ka na lang po, ma'am, ano, ma'am Daily. 5 points ka naman na po. Next question po tayo, PEMDAS. Using, i-search nyo po sa Google. It's in. In, ano na, Wilma, pamigay mo na yung points mo kay Daily. Pero kung in po talaga, sige, 1 points pa rin po. I-check po natin, tapos magbabawas ako kapag char. Sige, 1 points po. Sige, 6 points ka na po, Daily. Diyos ko, wala kayong natutunan sa school. Hindi ko din ata na ano yon. Search nyo sa Google, dali. May piso ka na. Gara, ayuda. Anong ayuda? Sige, i-check ko. Nagbigay na ako ng hong-hong. Nagbigay na ako ng 1 points kina Daily at saka Wilma. Pero isi-search ko kapag in yun, magbabawas ako kay Ma'am Daily. Pag naman off, ay kapag in, magbabawas. Basta ganun yun. Kainis, hindi nag-net. Sige, sige, kaya nyo po yan, the princess. Next po, PEMDAS. Ayan, sa mga mahihilig sa math. PEMDAS. For, gamitin nyo po yung PEMDAS. 4 minus 4 divide by 2 times 2. 4 minus 4 divide by 2 times 2. PEMDAS po, PEMDAS. 4 minus 4 divide by 2 times 3. 4 minus 4 divided by 2 times 2. 0, hindi po, mali. 2, mali. 3. Yan, nakuha na naman ni Daily Dose of Entertainment. Pendant 4. Pendant 4, sabi ni Kurt Zyrus City po. Yung tamang sagot po is 3. 4 minus 4 divided by 2 times 2 is, di ba po mauuna po yung multiplication. So, 2 times 2 is equals to 4. Bago po yung division, so, 4 divided by 4 is 1. And then, 4 minus 1 is equals to 3. Yan po yung sagot. Ano ba? Using the formula ng PEMDAS, ang sagot po is 3. Nauna pong nasagutan ni Daily Dose. So, Daily Dose, meron ka na pong 7 points. Sana all my 7 points. Next question na po para makarami din yung iba. Yan, Daily Dose of Entertainment. Present yung solution. Congrats sa inyo. Ang galing nyo po. Ako, sinerch ko lang yan. Next question. O, eto. English from the Bible. Who was the first king of Israel? Who was the first king of Israel?
Who was the first king of Israel? Who was the first king of Israel? Genesis, Saul. Ang sagot ni Jen na nanauna is Saul. Pero ang spelling niya is S-O-U-L. Pero ang spelling po niya sa English is S-A-U-L. So nauna pong nakuha ni The Princess. 8:14 p.m. nakuha niya po. Si King Saul po yung first king ng Israel. The Princess, meron po kayong 1 point ulit. Meron na po kayong 3 points. Sige, habulin ninyo si Kurt Zyrus at saka si Daily na madami-dami ng points. Next question na po tayo para makarami din kayo. The question is, ito, pwedeng dalawa yung spelling niya. English po tayo ha, English. From the Bible ulit. What is the name of the tax collector who climbed the mulberry fig tree? What is the name of the tax collector who climbed the mulberry fig tree just to see Jesus? What is the name of the tax collector who climbed the mulberry fig tree just to see Jesus? Andres, ano yung sagot? Andres Bonifacio. Lazaro. English po tayo. English po tayo. Zacchaeus. Golden Buddha. Zacchaeus. Bakit wala pa akong nakikita? Ako ba ang mali or kayo ang mali? Ang sagot nila is Zacchaeus, sabi ni Wilma. Mateo, sabi ni Kurt Zyrus. Zacchaeus, sabi ni Jenna. Zacchaeus, si Daily Dose of Entertainment. Ano bang spelling? Munting lalaki. Sabi mo, ma'am, two words. Anong two words? Wala akong sinabing two words. Sabi ko, English. Ang sinabi ko, English, nakuha ni Daily Dose, si Zacchaeus. Oy, Jess, makinig ka naman, uy. Daily, may 8 points ka na, Daily. Bakit ikaw lagi? Sabi ni host, pwede dalawang spelling. Kung sa Karaya, pwede. Kung sa chaos, ay tama ba? Tama ba iniisip ko? Basta nauna si si Daily Dose of Entertainment. Kala ko cactus. Kung cactus. Lang kaya ko talaga, Wilma Hart. Next question na po tayo. Ito, kailangan pa ng galing sa Bible ulit. Mas madami ang galing sa Bible. Kailangan ko yung apelyedo. Who betrayed Jesus? Kailangan ko yung apelyedo. Pangalan tsaka apelyedo. Who betrayed Jesus? Who betrayed Jesus? Kailangan ko yung apelyedo. Who betrayed Jesus? Pangalan tsaka apelyedo. Judas? Sabi ni Arceline? Wait.
Judas Iskariot, Judas, Judas, sabi Jenawamag, Judas Iskariot, Judas Iskariot, Iskariot, Judas by Lady Gaga, Judas Barabas, Judas Iskariot. Ang nakauna pong nakasagot is Daily Dose of Entertainment again. Ang ano po niya is Judas, Judas Iskariot. Nakuha po ni Daily Dose. Daily Dose, bakit ang galing-galing mo? Nasasagutan mo na lahat. May 9 points ka. Pero anyway, congrats sa inyo. Mag-next na po tayo. Walang E. Yung Iskariot. Oy, may I. Judas Iskariot sa Ingles. Sabi ni Jess Banks, walang E yung Iskariot ah. May E ka ba? Judas Iskariot. Wala siyang E, ay yung ginamit niya, uy. Next na po, next na po. Next question is, aba, math. Sino magaling sa math? Makinig ng maigi. I-ready ang mga kamay. 9 times 9. 9 times 9. O, ano na? 9 times 9. 9 times 9, ilan? 81. Nauna na naman si Daily Dose of Entertainment. Bakit ba ang tagal-tagal niyo? Nauna si Daily Dose of Entertainment. Daily Dose of Entertainment, may 10 points ka na. Another more 10 to Gerald Gutierrez Sally Host. Sige lang po, mag-ipon ka po ng host. Naghihintay ako ng susunod dun equals pala. 9 times 9. 9 times 9 times 9. Hindi po, 9 times 9 lang yung sinabi ko. Mahina ang signal, ha ha ha. Let's leave the group, ha ha. Oy, walang iwanan. Sa mga hindi nakakatamsak, patamsak naman po si host, tas padikit na rin po sa mga hindi ko pakadikitan. Next question na po tayo. Ang next question is, ay, international. Oh, ano ang pangalan ng pinakamataas na bundok sa Japan? Ano ang pangalan ng pinakamataas na bundok sa Japan? Bilis! Bilis! Ano ang pangalan ng pinakamataas na bundok sa Japan? Mount Fuji. Nauna si... Ay! Nauna sana si Gerald Gutierrez, pero yung mount niya is Mai. So, nauna na naman si Daily Dose of Entertainment. Daily Dose of Entertainment, 11 points ka na po. Mount Fuji po ang tanong, ang sagot. Sorry kay ano, Gerald Gutierrez, MY po yung sayo kasi. Next question. Oh, ito galing sa Bible ulit. Makinig, makinig, madali lang to. Jesus was an only child, true or false? 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 Sa lupa, sa lupa, sa lupa, hindi sa langit. Jesus was an only child. Ang sagot po is false. Kasi si Jesus hindi lang po niya mag-isa na anak ni ano, ni Mary, meron pa po si James, Joseph, si Simon at saka yung hindi binanggit na babae. So ang nakakuha po is si Kurt Zay Daily Dose of Entertainment, siya po yung nauna. True. I mean, ay true pala, wait. True, Kurt Zyrus, true. Gerald Gutierrez, true.
Daily Dose. Si Daily Dose pa rin, nagpalit siya ng sagot, nag-false siya. So, Daily Dose, may 12 points ka na po. 8 points more to go, pwede ka nang mag-redeem ng load or cash. Yay! Next question na po. Ha ha ha, the princess. Bakit natatawa ka? Sige, kaya mo yan. The princess, meron kang 3 points. Sa mga hindi pa po makakakuha ng 20 points ngayon, meron pa po tayong... Ma'am, ako yung nauna. Ikaw ba yung nauna? Sige, check ko. Nauna si Deli Doll, sabi niya true. Kurt Zyrus, true. Gerald Gutierrez, true. M. Zyrus, true. Deli Dose of Entertainment, false. Arzeline Buyagawan, true. Wilma Hart, true. Gerald, true. The Princess, false. Yes. Ala, Jess, ang ingay mo talaga. Hindi ikaw yung nauna. Next question po tayo. Eto, matinik-tinik to. Sige, gawin natin 2 points ito. For 2 points. For 2 points to, 2 points. Galing ulit sa Bible. What is the first commandment? What is the first commandment? For 2 points, what is the first commandment? What is the first commandment? What is the first commandment? From the 10 commandments, what is the... Thou shalt have no other gods before me. Thou shall not. Na ayan, nauna na naman si Daily Dose. Kurt Zyrus, the Bible. Sabi ni Jess Bang, tignan mo amam ng mabuti, ma'am. Hehe. Tinignan ko talaga ng maigi. Yung sa'yo, 8:24. Baka magkaiba tayo ng ano, yung time ng kung kailan nag-pop up yung ano, yung sagot. Tama po kayo, the princess, thou shall not have no other gods before me. Pero nauna po si Daily Dose of Entertainment. Nauna pong lumabas yung sagot niya. Baka mas nauna po siyang nag-send kaysa sa inyo. Jess Banks, huwag kang maingay dyan. Nauna si ano eh. Baka nalelate ka. Mag-refresh ka ulit bago ka pasok ulit. Late server siguro. Oo, baka nalelate yung ano mo. Kasi sa akin nauna talaga siya. Next question po tayo. Next question. Next question is... Charan! Spelling tayo. Spelling, spelling. Spell superstitious. Spell superstitious. Jess Banks, leave the group na lang, haha. Oy, walang yaka. Ang supportive mo naman. Ala, walang ganyanan. Nauna talaga siya. O, oh, spelling na. Spell superstitious. Super. Oh, ayan. Daily Dose of Entertainment, superstitious. Nauuna lagi talaga si ano, Daily Dose of Entertainment, superstitious. SUPERSTITIOUS. O ayan. TIOUS. Nauna na naman si Daily Dose. Ano yung sabi mo, Kurt Zyrus, superstitious? Oy, sorry sa mga nalelate. Mas unahan nyo kasing mag-ano, si Daily Dose naka 13 points na, 7 points, mag-ano na siya. Ang bilis kamay niyo. Ang bilis talaga. Sige, next question na tayo. Kaya mo yan, the princess. Kung hindi ka makakahabol ngayon ng 20 points, pwede ulit bukas. Magla-live ulit ako bukas. Tapos may ganito ulit. Next question is, eto. Paulit-ulit tayo dito. Sino ang pumatay kay Cain?
Sino ang pumatay kay Cain? Sino ang pumatay kay Cain? Super tissue daw. Abel, Abel, Abel. Nauna na si The Princess ngayon. Ang sagot po is Abel, pero nauna na po si The Princess. Nauna si The Princess, sumunod si Daily, sumunod si Jess, sumunod si ay, Kurt Zyrus, Abel. Abel po yun, B po yun. Tama naman po yung 2 points yung first commandment, di ba? Ay, opo, opo. Sino po nakakuha ng 2 points? 2 points po sa'yo, Daily. 6 points to go. Magkakaano ka na, magkaka 20 points ka na, pwede mo na po siyang i-redeem. Mali yung tanong mo, ma'am. Anong mali? Bakit anong mali? Sige, explain it to me. Bakit mali? Ano? Bakit mali? Correct me if I'm wrong. Ano na? Di bali, may pundo pa naman ako. Ha ha! Mali yung tanong mo. Sabi mo sa, di ba, sabi mo sino pumatay kay Cain eh. Oo nga, sino pumatay kay Cain? Diba si Abel yung pumatay kay Cain? Or si Cain yung pinatay ni Abel? Baka nagkamali ako. Gaggers! Ano? Sino pumatay? Dapat sino ang pumatay kay Abel? Sino ang pinatay ni Cain? Ano? Dapat sino ang pumatay kay Abel? Ay, so nagkabaliktad? Alright. Sorry naman. Mali yung tanong ko. I-eliminate na natin yon. Sorry na, sorry na. The Princess, sorry na, sorry na, sorry na. Sige, next question na. Oh, eto, eto. Hoy! Next question, next. Hot dog, sabi ni Fred. Oh, eto, eto na, makinig ng maigi. If the day after tomorrow is Sunday, what is the day today? If the day after tomorrow is Sunday, what is the day today? If the day after tomorrow is Sunday, what is the day today? Saturday, sabi ni Kurt Zyrus. Mali po. Zyrus Kurt, Saturday, hindi po. The Princess Tuesday, mali po. Friday, ayan, nakuha ni Friend Dawangag. Friday po. Ang tanong dito, kung ang araw pagkatapos bukas is Sunday, ano ang araw ngayon? So kung Friday ngayon, Saturday, bukas, at sa susunod is Sunday. So ang sagot po is Friday. Nakuha po ni Friend Dawangag. So, meron ka pong 2 points. Yay! Congrats! Next question! Next question po natin is, ayan! Commandments ulit. Sa 10 commandments, ano daw? Ako po na, sabi ni Daily Dose, ako po nauna. Ako po nauna. Wait, tignan ko po. Daily Dose. Ay, opo, si Daily Dose, meron siya. Nauna si Kurt Zyrus, Saturday. Kurt Zyrus, Saturday. The Princess, Monday. Daily Dose, Friday. Ay, oo, meron, Timan. Sorry, Frinda. Si Daily Dose, 15 points na siya. 5 more points to go.
Sorry po, nagkakamali lang. Tao din po. Next, 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 next na po tayo. Commandments ulit under the Daily Dose Malakas. Oo nga. Salamat po. Okay po. Sa commandments, what is the 8th commandments? English po. What is the 8th commandments? Sa 10 commandments po, what is the 8th commandments? Ano yung 8th commandments? What is the 8th commandments? What is the 8th commandments? 2 points pa ulit tayo. The princess, thou shall not steal. Nauna na ngayon si the princess. May 2 points po si princess. The princess. Don't judge others. Ang ano po, 8th commandments is you shall not steal or thou shall not steal. Nauna po si ano, daily, ay, the princess. The princess, hala, chinir mo lang si daily dose eh. Nagka-points ka na ulit. So, daily the princess, meron ka na pong 4 points. Next question po tayo. Enjoy, enjoy lang po. Congrats, the princess. Yes, congrats po sa inyo. Enjoy, enjoy lang po. No hard feelings. Next question po is, oh, this is it from the Bible again. What verse is the heart of the Bible? Verse, what verse is the heart of the Bible? What verse is the heart of the Bible? Genesis. Sabi ni Kurt Zyrus, Genesis. Hindi po, verse po siya, verse. John 3:16. John 3:16 po ang sagot. Nauna po si Arceline Buyagawan. John 3:16. Oh, may mas nauna po pala. Ay oo, nauna talaga si Arceline Buyagawan. Tama po si Jenna Wangag, pero mas nauna pa po si Arceline. So Arceline, meron ka na pong 2 points. Congrats! Pabilisan po ng pagta-type. Next question po tayo. Next question is, oh, eto. Eto yung gustong-gusto ng mga nagmamahal. Ano ang nauna, itlog o manok? Paitlog yun ang nauna. Ano? Ano yung sabi nitong ni Cyrus Kirk? Ano ang nauna, itlog o manok? Paitlogin ang nauna. Ano mo sa nauna, sa itlog o manok? Hindi ka nakakalo sa nakaka-get over sa itlog o manok. Oh, next question na po tayo. Oh, anong buwan at petsa? Buwan at petsa, makinig. Anong buwan at petsa ang deklarang araw ng mga puso? Anong buwan at petsa ang dineklarang araw ng mga puso? Anong buwan at petsa? Valentine's Day party 14. Oh my God. Tama po yung sagot ninyo. Sabi ni the princess, akala ko yun yung question, yung itlog o manok ang nauna. Hindi makaget over itong si Cyrus Kurt eh, no? Ang sagot po is February 14. Pero nauna ulit si February 14 si Kurt Cyrus. Tama po kayo, Jess Banks, pero mas nauna po ulit na nag-type si Kurt Cyrus. So may 1 point. May 1 point po si Kurt Cyrus. Aba, 5 points na si Kurt Cyrus. Next question po tayo. Next question is, oh, sa mga magagaling sa Tagalog, ito, makinig. Ano sa Tagalog ang father?
Ano sa Tagalog ang father? Pwede pong dalawa. Ano sa Tagalog ang father? Ama, tatay. Nauna ulit si Kurt Zyrus. Siya po talaga ang nauna. Ayan, binanggit na niya. Ama, tatay. Ano pa? Ang sagot po is tatay or ama. Pero nauna po si Kurt Zyrus. Bakit ang bilis mo, Kurt Zyrus, na mag-encode? Ang sabi ni Wilma Heart Black Pari. Pwede rin, pero father. Kung priest yung sinabi ko, pwede po siguro na pari. Pero father po kasi yung tinanong ko. Ibig sabihin ama. So meron pong 1 point ulit si Kurt Zyrus, tatay. Kurt Zyrus, meron ka na pong 6 points. Habol-habol. Ma'am Daily, Daily Dose of Entertainment, habulin mo na yung 5 points para makaredeem ka. Wall. Next question po. Oh. Ito pangalan, ito galing ulit sa Bible. Kapangalan niya yung pagkain. English po. What was Jacob's brother called? What was Jacob's brother called? Anong tawag sa kapatid ni brother ni Jacob? Ang pangalan ng kapatid ni Jacob. Isaw. Ang sagot ni Kurt Zyrus, bread. The princess. Anong Jose? Bread. Kain, isaw. Ang sagot po sa kapatid po ni Jacob, si isaw po yun. Nakuha po ni, sino yun? Isaw balut penoy. Anong nangyari sa iyo, Daily Dose of Entertainment? Bakit isaw balut penoy? Isaw, nakuha po ni the princess. E-S-A-U. The princess, meron ka pong 5 points. Yehey, congrats. Habol-habol sa 15 points. Wilma Heart Vlog, yun po yung, yun ba yung ano? Yung binaba mo na link, yun ba yung bahay mo? Yun yung bahay mo. Guys, pakipuntahan naman po at dikitan si Wilma Heart Vlog sa mga hindi pa po nakapunta dyan. May isawan na ba nung panahon ni Jesus? Hindi ko po alam. Pero kapangalan nung pagkain kasi yung kapangalan niya eh. Pakibabaan po, tas pakidikitan. Padikit po yung bahay na binaba ni Wilma Heart Vlog. Kapatid ko po yon si Wilma Heart Vlog. Ganon lang po. Pakidikit-dikit. Alam nyo yon, yung ganon. Tamsak host, pasali po. Yes po, Ma'am Remedios. Ay, Sir Remedios Agustin. Mega, mega love shout out po sa inyo. Pwede po kayong sumali. Makikita niyo po yung, ano, sa description po yung kung paano po yung laro natin sa ngayon. Please, pakipuntahan naman po yung bahay na binaba ni Wilma Heart Vlog. Tapos pakidikitan na din po. Pag natapos niyo na pong napuntahan, paki-type lang, next lang po. Sige po. Sige na po, please. Mag-ano po kayo, mag-dikit kayo. Alam niyo yung dikit, yung ganun. Sa S-U-B-S-T-R-I-B-E. Yan po. Kapatid ko po yun. Next question na po. Kung napuntahan niyo na po, next na po tayo. Oh, eto, eto, basic na talaga to. Sige na, bilisan ninyo. Tapos na, nakabalik na lahat. Nakabalik na po lahat. Paki, ano lang po. Next. Oh, ayan, next na daw po. Next, next, next. Ready, ready. Oh, eto. Basic question na lang to. Sino ang pumatay kay Magellan? Sino ang pumatay kay Magellan? Ay, sabi ni Daily Dose of Entertainment,
Lapu-lapu. Napupunta na sana ako sa Lingka, so nag-next na hahaha. Ay, sorry po. Lapu-lapu. Nakuha po ni... Sino ang nauna? Si The Princess. Nakuha po ni The Princess. Siya po yung unang nag-send. Lapu-lapu. Si Lapu-lapu po ang pumatay kay Magellan. Parang awa niya po natin. Alamin po natin kung sino pumatay kay Magellan. Para naman po, hindi sayang yung tinuro ng teacher natin. Nakuha na po ni The Princess. The Princess, you already had 6 points. I will give you 1 minute to go to the link. Go to the link. Ano, Wilma Heart Vlog? Pupunta pa ba sila sa link mo? Pupunta pa ba sila sa link mo? Next na daw eh. Sige, after ng 10 questions, pupunta muna tayo sa link ni Wilma Heart Vlog. Next, espada. Anong espada ka dyan, Frinda? Si... Natatawa ako. Natatawa ako dito sa sabi ni ano, si Rene Recastes. Sabi ni Remedios Agustin, si Rene Recastes, anong kinalaman niya? Sige, huwag na disturbo, hahaha. Sige, next na. Baka maano sila, espada. Naloloka na ako. Sige, next question na po. Next question, math po. Ito, pakinig ng mabuti. 10 plus 2 plus 0 plus 1 minus 0 times 2 divided by 1 times 0. 10 plus 2 plus 0 plus 1 minus 0 times 2 divided by 1 times 0. 10 plus 2 plus 0 plus 1 minus 0 times 2 divided by 1 times 0. Ano yung sagot nyo? Ano yung sagot? Ang sagot ni Daily Dose is 26. Kurt Zyrus is 26. The Princess 26. Zyrus Kurt 36. Remedios 10. Hula na yan. Daily Dose of Entertainment 0. Remedios 1. Ang tamang sagot po is 0. Kahing, eto ha. Para may matutunan naman tayo kahit konti ngayong gabi. Kahit ano po, kahit ilang beses ka pang mag-add, mag-minus, mag-multiply at mag-divide, kung sa huli ay itatimes mo din lang sa zero, ang makukuha pong sagot is zero. Gets po ba? Hahaha, na-realize ko may time zero pala sa dulo. Opo, kahit ilang beses ka pang mag-plus, kung sa huli din lang ay itatimes zero, ang makukuha pong sagot is zero. So ang nakakuha po ng first na zero is si Daily Dose of Entertainment. Daily Dose of Entertainment, may 1 points ka po. Nak, 16 points. Uy, 4 na points na lang, makakapag ano na siya. Next po tayo. Next. Question is, ito, madali na lang to. I-ready ninyo yung kamay nyo. Basic talaga to. Who was the first man on earth? Who was the first man on earth? Who was the first man on earth? Si Adam. Nauna pong makasagot si Jenna Wangan. Congratulations. Jenna, may 3 points ka na po. Sabi nito, siya naman, bakit ba lagi kasama ang times plus na lang eh? Ganon po talaga. Panlito lang. Ang tamang tagot po, tagot? Adam. Nakuha po ni Jenna Wangag. Congratulations sa'yo. Adam.
The princess, te. Ako, te. Ba, ikaw ba? Nauna naman na nasagutan ni Jenna Wangag. Nasagot niya yung Adam. The princess, bakit? Ako ata. Baka nag-relate po kayo. Kasi ang nauuna po sa screen ko is si Will, si Jenna. The Princess Adam, 848. Baka na-relate po yung ano. Ma'am, the princess, na-relate po ata kayo. Mag-refresh po kayo. Refresh. Refresh nyo po kasi baka na-relate. Kasi ang nauuna po sa screen ko is si Jenna. Next po is si Wilma Hart. Tapos si next, si Kurt Zyrus. Tapos po ikaw, nagkakasabay po kayo ng 8:48 p.m. pero si Jenna po yung first. Baka nalelate po kayo. Sige po, refresh po, exit muna, tapos balik sa chat. Sige po, bilisan nyo po. Sige lang po. Sige, shuffle, shuffle for the next question. May malapit ng ano. Si RD Melisab, wala na ba siya? Kasi nanalo siya kanina nung ano, pinoyhen nyo eh. Si Daily na ang sumusunod. Next. Next, next, next po tayo. Ayan. From the Bible again. Oh, ito. Ready, ready. Bible, Bible po. Mostly po sa Bible. 50% from the Bible. Who was the boy who was thrown into the lion's den? What is the name of the boy who was thrown into the lion's den? What is the name of the boy who was thrown into the lion's den? Daniel, Arceline Buyagawan. Nauna po si Arceline Buyagawan. Ayan, Arceline, Daniel, the Princess Daniel, Wilma Hart, Moises. Wilma Hart, kailan pa natapon si Moises sa Lions Den? Nauna po si Arceline. Congratulations, Ma'am Arceline. You have 3 points na po. Next po. Next question na po tayo. Next question, next question. Toens. Bilisan nyo mag-type. Tatlo-tatlo kayo dyan sa bahay. Di kayo nakakakuha. Oh, ito, madali din to. Sa Bible din to. Bible din to, Bible din to. What was God's sign to Noah that he would never destroy the earth again? What was God's sign to Noah that he would never destroy the earth again? What was God's sign to Noah that he would never destroy the earth again? Rainbow. Sabi ni Daily Dose of Entertainment, Padilla po ba or Matsunaga? Basta Daniel po. The princess, hala, late pa rin yung akin. I-try nyo pong mag-exit muna kayo, tapos i-refresh nyo bago kayo balik, tapos i-search nyo yung pangalan ko, Evelyn Wangag po. The rainbow, rainbow po yung ano niya, yung sign na hindi na po sisirain ni God ang ating earth. Pero nauna po si the princess. The princess, you have 7 points. Congratulations. Habol-habol po sa iba. Ganyan talaga. Minsan may nagkaka-points, minsan may hindi. Kasi hindi naman po pwede na magsasabay-sabay kayong magkaka-points. Next question na po. English ulit sa Bible. Sinisinghot ni ma'am yung signal. Sinisinghot ni ma'am yung signal mo. Oo nga eh. Medyo sinisipon kasi ako. Pero hindi na ako nagpapaswab kasi sigurado positive. Pero positive lang ako. Kaya wala akong virus niyan. Oh, eto. Which book did David write the most?
Bible ulit. Which book did David write most of? Anong libro sa Biblia yung mostly na sinulat ni David? Pangalan po, Bible book po. COVID. Oo nga po eh. The Princess, Psalms, Zyroskirt Bible, the Psalms. Si ano po, nakuha po ni, ang sagot po is Psalms. Di ba mostly, si David po is magaling siyang kumanta. Siya yung nang-aaliw dun sa ano, sa leader. Magaling siyang kumanta, so mostly yung mga sinulat niya is sa Salmo, sa or Psalms. Nakuha po ni The Princess. The Princess, you have 8 points already. Habol-habol po, single-double-double. Ano yung single-double-double? Zyroskirt, ano yung single-double-double na sinasabi mo? Next po, next. Oh, ito, basic na to, basic. Salmon? Hindi po, Psalms. P-S-A-L-M-S. Ilan points na po ako? Kurt Zyrus, you already have 6 points. Habol-habol po. Next question po. Ilan ang primary color? Ilan ang primary color? Ilan ang primary color? 8. Hindi po. Daily Dose of Entertainment. Hindi po. Yung primary color lang po. 8, 8, 12, 7, 28, 7, 9, 8, 24, 3, 6, 25, 9, 16. Mali po. Wala po. 16, 14, primary po. Yung primary na pinaka-basic na kulay. Ilan po yun? 7, hindi po. One, hindi po. Ilan ang primary colors? 24, hindi po. 2, hindi po. 4. Ayan, may nakakuha na lang 4. Nakuha ni Friend Dawangan. Yung primary color po is 4 lang po. Paki-search po yung color wheel. Ang number lang po ng color is 4. So, ang nauna po is si Frinda. Frinda, you have 3 points. Ay, 2 points. You have 2 points. Meged, bakit 2 points ka lang? Next question na po tayo. Next question. Aba, mahaba-haba. English to, kaya makinig ng maigi. English. Chamba-chamba. Ito, makinig ng maigi. In the New Testament, if the book of Mark comes after Matthew, what book comes before 2 Corinthians? In the New Testament, if the book of Mark comes after Matthew, what book comes before 2 Corinthians? In the New Testament, if the book of Mark comes after Matthew, what book comes before 2 Corinthians? Ang sagot po is Lucas, 1 Corinthians. Ang sagot po is 1 Corinthians. Nauna si Jenna Wangag. 1 Corinthians po. So ang tanong is kung sa 'di ba yung Matthew Mark kung after Matthew is Mark ano na naman bago ang 2 Corinthians, so ang sagot po is 1 Corinthians. So si Jenna po meron po siyang 4 points. Yay, congrats. My brother is not a book, Cyrus Kurt. Sabi mo. Sige po, next na po.
Next na po is charan. Next, from the Bible again. Who was Jesus' human mother? 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 Mary. Ang sagot po is Mary. Pero nauna po si the princess, 9 p.m. Nasagutan niya po yung Mary. Mary po is the right answer. Si the princess. The princess, you already have 9 points. Yay, congratulations. Sabi ni Frinda Wangag, pambihirang lamok, disturba. Sige, kagatin mo din yung lamok. Yung tamang sagot po is Mary. Mary po yung pangalan niya. Hindi po Mary na M-E-R-R-Y. M-A-R-Y po. Yan po. Next na po. Congratulations, Ma'am the Princess. Next question na po tayo. Oh. Ito, sa Pilipinas ulit ito. Ilan ang legal holidays ng Pilipinas? Ilan ang legal holidays ng Pilipinas? Legal holidays lang po, ng buong Pilipinas. Ilan ang legal holidays ng Pilipinas? Kurt Zyrus, 8. Wilma Hart, 12. Yehey! May nakakuha na. Ang bilis ngayon ni Wilma Hart vlog ah. So, ang legal holidays po ng Pilipinas is 12. Meron po tayong 12 legal holidays. Wilma, meron ka na pong 2 points, Wilma Hart. Habol-habol sa mga malapit-lapit na si Daily, malapit-lapit na rin si The Princess. Habol-habol na po. Next. Next question. Who built the ark? Who built the ark? Who built the ark? My very day pa eh. Ano yung sabi ni ano? Cyrus. Sabi ni Frenda, chamba din yan. Oo, ang bibilis niya talagang ano, basic lang questions pero kailangan bilis nang mag-type eh. Ang sagot po natin is Noah. Siya po yung naggumawa ng arko. Jess Banks, kailan pa gumawa si Moises ng arko? Ng ark? Huwag mo akong niloloko. Ang nakakukuha po ng sagot is si The Princess. The Princess, meron ka na pong 10 points. Yehey, congratulations. Next questions po tayo. Karatista. Ano yun, Cyrus Kurt? Ano yung karatista na si pinagsasabi mo? Next po tayo. Oh, related pa rin sa question natin kanina. Mostly sa Bible, ano to ah. How many days and nights did it rain when Noah was in the ark? Ilang araw at gabing umulan habang si Noah ay nasa barko? Wait lang. May ano sila sa taas, sa first na question natin kay Noah. Sabi ni Frenda, di ba pag pangalan ng tao is capitalize yung first letter, bakit hindi ba nag-capitalize si The Princess? The Princess? Oy, nag-ano piman siya, nag-capital letter siya, huwag kang ano.
Ang tamang sagot po natin sa ating latest question, how many days and nights did it rain when Noah was in the ark, is 40. Zyrus Kurt, walang maisagot. Bakit wala akong maisagot? 40 days and nights po siya. So, ang nakakuha pong una is si Jenna Wangag. Nagkasunod sila ni Wilma Heart Vlog. Congratulations, Jenna Wangag. You already have 5 points. Ipon, ipon pa more. Emmy Rose Alota, Tamsak at Kalembang, pasali po. Yes po, mega mega love shout out po sa inyo. Salamat po sa Patamsak at sa Kalembang po. Sali lang po kayo, makikita niyo po sa ating description yung mechanics po ng ating laro. Sali lang po kayo. Kada question po, may 1 point siya. 1 point equivalent to 1 pesos. Kailangan niyo pong mag-ipon ng 20 points para po ma-redeem niyo ng load or cash po. Next na po tayo. Sige, sali lang po kayo. Sige, sa mga magagaling sa Tagalog ulit dyan. Ano sa Tagalog ang ring finger? Ano sa Tagalog ang ring finger? Sabi ni Marcelo Abig, ganyan insan para mahait chi nom nom. O daw para mahasa yung mga utak. Para hindi puro kung ano-ano. Hinla. Sabi ni Kurt Zyrus, hinlalaki, hindi po. Palasingsingan, sabi ni De, palasingsingan. Palasingsingan. Kaliwa. Ano po? Palasingsingan po, daily dose of entertainment. Palasingsingan naman po yung nilagay nyo. Kaya mas nauna po si Zyrus Kurt, palasingsingan. Zyrus Kurt, congratulations. Meron po kayong 11 po, ay 7 points. Palasingsingan po yung Tagalog ng ring finger. Congratulations. Hinliliit. Sabi ni friend Dawangag, ano ba yan? Ang daming ay? Ganon po talaga. O di ba nahasa-hasa yung utak minsan? Jess Banks, wala ka pang points. Anyare? Anyare sa'yo? For your information, jowa ka po yung Jess Banks na yan. Kaya kahit inis na inis, eh andyan pa rin. Next question po tayo. Next question is, oh, eto, Jess Banks, tinanong ko sa'yo to. Ilang taon bago mag-leap year? 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 Daily dose of entertainment. Natatawa ako sa mga sagot niyo. Sabi ni Daily Dose na nauna, 4, Arceline, 2, mali po, Wilma Heart, 300, kailan pa naging 300 years? Kurt Zyrus, isang taon, mali po. Emmy Rose Alota, palasingsingan. Ma'am Emmy Rose Alota, late po kayo. I-refresh nyo po para makaano kayo, makasabay kayo. Wilma Heart Vlogs, 3 years. Ayan, sagot po is hanggang sa dulo. 3 years po bago mag-leap year. Diba after 3 years, leap year. After 3 years ulit, leap year. Sinakuha po ni Wilma Heart. Wilma Heart Vlog, congratulations. You have 3 points. Habol-habol, kaya nyo pa yan. Ay, bago pala ang tanong. Ano? Bakit ano kasi yung ano? Na
akin kumpleto 3 years. Hindi po kasi tinanong ko po kasi Sir Cyrus Kurt, tinanong ko na po kasi yung ilang years. So nabanggit ko na po yung years. So acceptable ko po kapag sinabing 3. 3 years po ang leap year. Next question po. Next, next, next. Ito, madali na lang to. Galing ulit sa Bible. Ready? Where did Adam and Eve live in the beginning of the world? Kompleto, kompleto po, kompleto. Where did Adam and Eve live in the beginning of the world? Yung kompleto po. Where did Adam and Eve live in the beginning of the world? Ang sabi ni Kurt Cyrus, sa forest. Yung tawa po, Garden of Eden. Yung nauna po si, sabi ni Kurt Cyrus, forest. Sabi ni The Princess, Garden Eden. Pero ang ano po is Garden of. Dapat po meron yung of. Di ba nasanay naman po Garden of Eden? So nauna po si Jenna. Sorry po, The Princess. Kinulang po sa inyo. Ma'am, si Jenna, may 1 points na po siya. So, congratulations, you have 6 points. Next question po. May ginawa ako kasi nagtuturo ako ng dynamic. Hehehe, may mga nagpapaturo kasi sinabay ko lang. Ah! Sige lang, push mo lang yan. Next question po, off lotion. Anong off lotion? Ito, ito, ito. Ma. Pero yung leap year, 4 years po talaga. But anyways, congrats. 4 years ba ang leap year? Diba po kasi yung sa leap year is 3 years, sa pang-apat na year, yun na yung leap year na yun. So, bali 3 years pa rin bago yung leap year. Sige, mag-next na po tayo. From the Bible again. What is the first book in the Bible in the Old Testament? What is the first book in the Bible in the Old Testament? What is the first book in the Bible in the Old Testament? Genesis. Ayan, nauna po si The Princess. Genesis po yung sagot. Jess Banks, late na late ka. Cyrus Kurt, Makaryo, ano na? Yung sagot po is yung first book po sa Old Testament is Genesis, di ba? Genesis, Exodus, Leviticus, ano pa? Pero Genesis po yung sagot. Yung una pong nakasagot is si The Princess. The Princess, you already have 11 points. The Princess ay kinulang. Anong kulang? Ano yung kinulang? The Princess, mali po ako. Genesis. Ay, mali po yung ano, Genesis. Genesis. Yung correct po is si Arceline Buyagawan. Arceline, you already have 4 points. Cancel ko po kay The Princess kasi Genesis yung inanon niya. Ano, Jess na naman? Ikaw na naman nauna. Lagi kang nag-aano dyan. Late na late talaga yung ano mo. Sige, next na po tayo. Si The Princess po ang nakakuha. Mas nauna po siyang nakakuha ng Genesis. Next question is, charan! O ito, basic na to. Ano ang pinakamalaking kontinente sa buong daigdig?
Ano ang pinakamalaking kontinente sa buong daigdig? Ano ang pinakamalaking kontinente sa daigdig? Asia. Asia. Nauna na naman si The Princess. The Princess. Wilma Hart, kailan, sino nagturo sa'yo na Rusya ang pinakamalaking kontinente? Ikaw din, Jenna, sino nagturo sa'yo na Antarctica? Naloloka ako sa inyo. Kailan pa naging... Ayan, si Frindawangan, Akasha. Nakakaloka na yan. The Princess, congratulations. Meron ka pong 1 point, 11 point po. Next question po. Ala, nauubusan na ako. Wala pang nag-aano. Anong oras na? 9 na, oy. From the Bible ulit. Oh, who was Jesus' adoptive father? 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 Joseph. Si Jess Banks, ang kulit nito, sabi niya ako na una sa Genesis. Hindi nga po, nalelate kayo eh. Pati ikaw, Wilma, mag-refresh ka nga. Nauna si Arceline. Ang sagot po is Joseph. Nauna po si The Princess. 9:16 p.m. nakuha niya po yung Joseph. So, congratulations. Ay, Arceline ba? Wait. Joseph. The Princess. The Princess, you already have 12 points. Daily dose of entertainment, bakit hindi mo maihabol yung 4 points para makaano ka na? I-max nyo yan. Anong i-max nyo yan? Next, ano po? Next question. Oh, eto, ay ano to? Excuse me lang ha. Oh, ito, madali na lang to, madaling-madali. Anong buwan na diskubre ni Magellan ang Pilipinas? Anong buwan na diskubre ni Magellan ang Pilipinas? Sipon, mani, sipon. Sipon, ma'am, sipon. Opo, sinisipon po ako. Ano yung sagot nyo? Sipon. Ang sabi ni Daily Dose, January. Sabi ni Arceline. Ang sagot po is March. March. Kinompleto talaga ni Wilma Hart, March 15, 16, 221. Pero ang tinatanong ko po is anong buwan? Buwan po yung tinatanong ko. Nauna po si Arceline, si Daily Dose of Entertainment, February, mali po. So nauna po si Arceline. Congratulations po, Arceline, you have 1 point. You already have 5 points. Yay, congratulations. Meron pa po tayong questions. Next question na po tayo. Eto. Next question. Sino ang kapatid ni na Cain at Abel? Sino ang kapatid ni na Cain at Abel? Sino? Sino ang kapatid ni na Cain at Abel? Sino ang kapatid ni na Cain at Abel? Ang sagot is, sabi ni Jenna, si Sarah.
ni sino to? Zyrus Kurt Ella, di Princess Seth. Opo, ang sagot po is Seth. Sabi ni Marcelo Isaw, hindi po. Yung kapatid po ni Cain at Abel is si Seth po. Tatlo po silang magkakapatid, yung sikat sa Bible, si Cain, Abel, at saka si Seth. Si Seth yun. So, congratulations, the princess, Seth. Nakuha mo po yung sagot. 18 points. I mean, 13 points. You have 13 points. Vergas. Marcelo Abig. Vergas. Sinong Vergas? Next question po. Next question is, from the Bible again. Where did Jesus grow up? Oh, saan lumaki si Jesus? Ano yung sagot niya? Tony Gonzaga. Nung Tony Gonzaga. Where did Jesus grow up? Ang sagot po is Jerusalem, hindi po. The Princess Arceline, Jerusalem, hindi po. Zyrus Kurt Earth, hindi po. Delidos Galilee, hindi po. Jerusalem, Jenna, Rinda, Jerusalem, Jess, Bethlehem. Nakuha po ni Daily Dose of Entertainment sa Nazareth po. Sa Nazareth, lumaki si Jesus Christ. Sa Bethlehem siya ipinanganak, pero di ba nung planong ipapatay ni King, nung King, pumunta silang Nazareth. So, dun sila sa Nazareth lumaki. So, ang nakakuha po is si Daily Dose of Entertainment. Daily Dose, 1 point. 5, 10, 15, 16, 17. 3 points to go. Yehey. May load na siya. Aba, hindi sa earth, adi sa langit. Ay, naku po. Next po. Next question. Oh, English po ito, English. From the Bible again. The name of the blind beggar at the gate of Jericho. Sabi ni Jess, hindi po Nazareth, ma'am, kasi bumalik siya sa Bethlehem. Aba, malay ko kay Google, nag-search lang ako. Wala akong kasalanan dun. Honestly, hindi po sa akin tong question. Sinearch ko lang po siya sa Google. Ano yung pangalan? Next question is, ano yung pangalan ng blind beggar sa gate ng Jericho? Ang sagot nila is Jerry, Cyrus Kurt, Jeremiah, hindi po. Lazaro, hindi po. Bartimaeus. Yes, ang sagot po is Bartimaeus. Nakuha ni The Princess. Aba! Mukhang pastora tong si The Princess, ah. Alam na alam lahat kapag Bible, ano, related sa Bible. The Princess, meron kang 14 points. Ma'am, The Princess, ang sabi ni, ano, Sunderford. Hahaha, nahimik yung Sunderford. Bakit beggar na ba si Sunderford ngayon? Bartimaeus po yung sa, ay, tamang sagot. Nakuha po ni The Princess. Ma'am, The Princess, pastora ka po ba? Para tanggalin na natin yung ano, charot. Joke lang. Sabi niya, yes po, ha? Ay, yung seryoso, pastora ka? Or ano, libro mo ba e Bible? Next na po tayo, next question. Eto. Sige, sa magagaling sa Tagalog. Ano sa Tagalog ang CR?
Ano sa Tagalog ang CR? Ano sa Tagalog ang CR? Ano sa Tagalog ang CR or comfort room? Ang sabi ni Cyrus Kurt, kubeta. Genawa nga kubeta. Pero sa Tagalog po, banyo. Pero ang... Natatawa ko dun sa sabi ni ano... The princess, sabi niya, taehan. Yung Tagalog po ng comfort room or DR is palikuran po siya, hindi po siya ano. Yung kubeta I think is yung bowl mismo. Palikuran po ang tamang sagot. Ang nakakuha po is si Daily Dose of Entertainment. Meron po siyang 18. Yay! 2 more points to go. Pag nasabihing mali ang kubeta, Tagalog yun. Oo, pero kapag ano, yung pinakamalapit kapag CR is palikuran. Ano yung pinagsusulat nyo? Pataehan? Hootan? Sige, mag-next na po tayo. Kasi gabing-gabi na, baka sabihin ng mga kapitbahay, ang pangatangan, ay ang ano naman nun, daldal ng daldal. Sige, Tagalog ulit. Ang gagaling ng mga to. Ano? Next is, ano sa Tagalog ang playground? Ano sa Tagalog ang playground? Zyrus Kurt, palaruan. Mali po. Palaruan, hindi po. Laruan, hindi po. Palaruan, hindi po. Palaruan, hindi po. Playground. Out. Nilaruan, hindi po. Ito talaga, nilaruan, hindi po. Laruan, hindi po. Ito, nagkamali ako. Sumali ako ng quiz. Para kay hindi po. Other term, other term. Alam nyo yung nung elementary, lugar palaruan, hindi po. Nung elementary, may mga quiz bee kapag buwan ng wika. Ito yung tinanong, ano sa Tagalog ang playground? Tapos hindi ko alam, pero alam ko na alam ko yun. Puned ed jamon. Aba, hindi nyo talaga alam. Sige. It ends with letter N. Ano sa Tagalog ang playground? Lugar, palaruan, bakuran. Hindi niyo talaga alam. Perya, palaruan, hindi po. Area, hindi po. It starts with letter B and end with letter N. Bakuran. Ayan, nakuha ni Jenna. Bakuran po. Ang playground po is bakuran. Bakuran sa Tagalog po siya. Libangan, dawaanan. The princess, taga ay, ipugaw aba. Nilalaruanan. Jenna Wangag, congratulations, you have 7 points. Next question. O, ito. Bungangaan. Ay, Visayas po si The Princess. Okay po. Next question na po tayo. From the Bible again. Who received the Ten Commandments? Who received the Ten Commandments? Who received the Ten Commandments? Who received the Ten Commandments?
Ang sagot po is Moses. Si Moses. Pero ayus-ayusin ninyo naman. Bakit ganon? Kapag pangalan ng tao, paano ba? Sige ba kapag pangalan ng tao, nung nangyayari? Ang spelling po Moses or Moises. Pero dahil pangalan po ng tao, dapat po big letter yung simula. Si Gerald Gutierrez Moses, tama po yung sagot ninyo, pero small letter po yung ginamit nyo. Bakit Daily Dose of Entertainment, pinag-iinitan mo si Sander Ford? Angeline Garcia Moises, pero small letter po. The Princess, correct, Moises, letter M niya is big letter. Be careful po sa mga names. Dapat big letter po yung simula niya. The Princess, congrats, you have 1 point. 15 points na po. Congratulations. Next question po tayo. Next question is, charan! Sa flag ng Pilipinas, ano ang isinisimbolo kapag itinaas ang kulay pula? Sabi ni Angeline Garcia, dapat host kanina mo pa sinabi na ganun. Sinabi ko po nung first po na may pangalan, ano po yung pangalan kanina? Meron po yung naunang question na na pangalan po ng tao. Sa flag ng Pilipinas, ang sinisimbolo ng pag tinaas ang kulay pula is digmaan or labanan. War. War. Yan. Acceptable naman war. Ang nauna ay si Daily Dose of Entertainment. Nauna ulit siya. Ang sabi ni Jenna, wanga Red Tide. So, ang nakakuha po is si Daily Dose of Entertainment. May 19 points na po si Daily Dose of Entertainment. Malapit na siyang makapag-redeem ng load. Sana all. Congratulations. Next question po tayo. Next question is... Who among the disciple who denied Jesus 3 times? Who among the disciple denied Jesus 3 times? What is the name of that disciple who denied Jesus 3 times? Ang sagot nila is, sabi ni Gerald, Simon, hindi po, Lucas, hindi po, the princess, si Peter. Yes po, nakuha po ni The Princess. Ayan, nag-big letter po siya sa may first letter. Yung nag-deny po kay Jesus ng 3 times is si Peter po. Diba siya yung sinabi ni Jesus na nakita niya yung sabi niya, meron sa inyo yung mag-deny sa akin ng 3 times, and that was Peter. Siya po yung nag-deny kay Jesus Christ. So si The Princess. The Princess, congratulations, you have 16 points. Next questions po tayo. Next question is... Ito. Isipin niyong maigi. Kailangan niyong pag-isipan to. Which book did Jesus directly write? Which book or... Is there any book that Jesus directly write? Is there any book that Jesus directly write? Is there any book or ang sabi nito, Bible, hindi po, Luke, hindi po, Matthew, hindi po, John,
Bible, romance, hindi po. False. Hindi po to true or false. Acts, John, Bible, romance, wala. So, ang nakakuha po is si Jenna. Kasi ang sagot po dyan is wala. Wala pong directly na sinulat si Jesus Christ. Yung mga gusto po niyang ipaalam sa mga tao is sinasabi niya through sa mga disciples. And then yung mga disciples po yung nagsulat sa Bible. So wala pong book na sinulat mismo si Jesus Christ. So ang nakakuha po is si Jenna. Siya yung first na nagsulat ng wala. Jenna Wang, congratulations, you have 8 points. Next question. O ito, sa mga magagaling ulit sa Tagalog. Ang sabi ni Frenda, mali po ata pagkatanong mo, ma'am. Anong mali? Diba ang tinanong ko is, which book did Jesus directly write, or is there any book that Jesus directly write? Tama ba ako? Rainer Tina, sali po. Yes po, pwede pong kayong sumali. Tingnan niyo lang po sa ating description yung mechanics po ng ating laro. Next question po is, sige, sali lang po kayo. Ano sa Tagalog ang page? Page. P-A-G-E. Ano sa Tagalog ang page? P-A-G-E. Ano sa Tagalog ang page? Ang Tagalog na is pahina. Ang nakakuha po ng sagot is si Kurt Zairus. Ang sagot po is pahina. Tagalog ng page is pahina. So, ang first na nakakuha is si Kurt Zairus. Kurt Zairus, congratulations, you have 8 points. Next question po tayo. Next, 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 next. Di ba si Noah ang gumawa ng ark? Ang tanong ngayon, how many people were saved on the ark? Ilang tao ang nasave sa ark? How many people were saved on the ark? Ang sabi ni Daily Dose of Entertainment, none. The Princess, 8. Yes po, correct po. Ang na-save po na tao sa Arco is 8 na tao. Yung sila lahat yung pamilya ni Noah. Congratulations po, the princess. Meron ka po. 5, 10, 15. 17 points na po kayo. Next, more questions. Hala, last questions na to. Paano na yan? Wala nang mag-aano. Si RD Melisab na lang ang may 20 pesos. Abang-abang ulit bukas ng 7 onward. Magla-live po ako. Tapos yung mga points nyo po na naipon nyo, pwede nyo pa pong dagdagan para makaabot po kayo ng 20 para ma-redeem nyo po. Okay lang po ba? Next question. Reset ba ang points bukas? Tuloy lang po ang points bukas. Itutuloy nyo po yung points nyo bukas kasi sayang naman po. Sabi ni The Princess, Yay, as much as I want po na ano, na magpatuloy pa, pero kailangan ko din pong magpahinga kasi may ano tayo. Balik ako bukas if hindi.
Okay po. Kailan ko din po kasi magpahinga kasi bukas market day, nagbabantay po ako ng mini grocery store. Eh, kailangan po nating magpahinga kaya I need your understanding po. Okay lang po ba? Bukas po ulit, magla-live po ulit ako ng 7 onward. Itutuloy naman po natin yung points ninyo. Okay lang po ba kayo? Or hard feeling? May hard feeling ba dyan? Okay. So, next question po tayo. Next, last question na po tayo. My last question. Sige. Sino ang ama ng wikang pambansa? Sino ang ama ng wikang pambansa? Sino ang ama ng wikang pambansa? Ano yung sinasabi ni Cyrus Kurt? Sa wife ko, love you. Manuel Quezon. Kompletohin po, kompletohin. Kompletohin. Manuel El Quezon. Manuel El Quezon. Yung ano niya po is si Manuel El Quezon. Manuel El Quezon. Sino po ang nauna? Sa wife, Cyrus Kurt, Dr. Jose Riza. Manuel El Quezon. Daily Dose of Entertainment. Tama po kayo, Manuel Quezon, pero wala po yung initial, tapos hindi po nakakapitalize yung apelyido niya. Manuel L. Quezon, bakit po ay yung ano mo, Jenna Wangag, yung middle initial niya? Hindi ko po mag-gets. Bakit po ay The Princess Manuel L. Quezon? Nakuha po ni The Princess Manuel L. Quezon. Last, ano ang mas nauna, manok o itlog? Nakuha po ni The Princess. Congrats po. Small letter. Kailan pa nagkaroon ng initial na small letter? Nakuha ni The Princess po yun. Dapat may period yung L, haha. 18 na po, yehe. Opo, sige, balik po kayo bukas para makompleto. Okay lang po ba? Kay RD Melisab. Sa mga first comers, may mga palaro po kasi ako pagka first comers, meron pa akong papinoy henyo. The Princess, sakto sa age ko. Ay, ganun po ba? May tundok ba pag middle initial? Grabe kayo, ini-strictuhan nyo talaga. Ano na, The Princess, inaano nila yung tundok mo sa di Manuel L. Quezon, dapat daw may period. Anong say mo dyan? Don't ni Jenna. Jenna, don't me. Sabi niya, oh, don't me. Consider yun. Consider na daw. Sabi nila. Ano say mo, Jenna? Tawang-tawa lang si Jenna. Pagbigyan mo na. 18 niya. Love you po. Oh my gosh. Sige po, thank you for coming. And God bless po sa inyong lahat. Tutuloy po natin bukas. Sa mga first comers, may papinoyhen niyo po tayo.
Suntukan tayo. Suntukan tayo. Diyos ba ang susto? Ano na? Ano nang nangyayari dyan? Ano? Aalis na tayo or happy debut goodie princess? Yes, happy debut po. Mag ay 18 mo na. Happy birthday, belated. Belated. Belated happy birthday. Naubusan ako ng tanong. Kala ko ano eh. Kasi ako asuntok. Tinuno nyo naman na ng ano yung comment box. Yeah, birthday na yung 20. Ilan ba yung sayo di Princess 18? Hayaan mo na para bumalik ka ulit bukas. The same questions pero mag-a-add ako. Sabi ni Jess Banks, gusto mo ako magtanong sa kanila. Oo, gusto ko ikaw yung magtanong pero ikaw din ang mag-aano. Mag ikaw ang mag-aano. Ikaw ang magbibigay ng papremyo. Okay lang naman. Okay lang tayo. Sabi ni Marcelo, bigay mo kasi last na yan. Pero sagutan niya yung question dyan. Ano yung, nasasagutan naman ni The Princess lahat kasi yung tanong. The Princess, andyan ka pa. Oy, Jess Banks, sige, gusto ko yon. Bukas si Jess Banks na daw ang magtatanong pero siya daw ang magbibigay ng ano. Siya daw magbibigay ng premyo. Nandito pa po. Sige, loadan mo daw si ano ng bigay mo na daw yung 20, Jess Banks, kay The Princess. Balik ka ulit bukas. Ay, oh, sige. For 2 points para makumpleto mo yung ano, kasi kulang ka ng 2 points para mag-20. The Princess, sagutin mo to. Anong nauna, itlog o manok? Explain your answer. Anong nauna, itlog o manok? Ipaliwanag ang sagot. Bukas na lang mas mabuti yung hard earned mo. True, nice thinking. Nice thinking yung ganon. Magbasa kayo sa Bible. Ayun, mostly Bible daw kasi si Jess ang mag-aano bukas. Kaming mga talo ang judge. Ha? Sige na. Sige na, The Princess, binibigyan kita ng ano. Totoo to, totoo to. Para makumpleto mo na yung 20, para makapag-redeem ka na. Ano mas nauna? Itlog o manok? Wait. Sige, may mga kasama ka pa dyan. Tignan natin kung agree sila. Okay lang, papasa. Ano na? Sige, maghihintay kami. Maghihintay ako. Ayan, bukas daw, The Princess, sa Bible daw mostly makukuha yung ano, mga questions. Papapasukin na lang kita, Jess Banks, ano? Ibababa ko yung link ng bahay para pumasok ka and then ikaw yung mag-ano, pagkakwestiyon. Ano na, The Princess? Meron ka pa?
I'll be waiting for you here inside my heart. I don't know, I'm waiting. I'm the one who wants to love you more. Lah ulan. More. 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 Asa na? According ayan, meron na pong sagot si ano, the princess. According, ayan, Jess Banks, ito yung sagot ni the princess. According to my investigation, manok. Kasi mga ginagawa ni God, una is animals. Wala naman sinabi kasali itlog. Ano na? Kasi galing yung genes ng itlog sa manok. Tamsak. Joe Mendoza Vlogs, tamsak. Thank you po sa patamsak. Mega love shout out po sa inyo. Pero patapos na po kasi ako. Bukas na lang po ulit 7 onward. Makikita mo po sa description yung kung paano po yung laro natin. Okay lang po. Kasi I also need to rest. Kasi magte-10 o'clock na po. Okay lang po. Ano na, Jess Banks, papasa na ba yung sagot ni The Princess? Ano? Pasado na? Pero saan nang galing ang manok? Sagot ni The Princess, sagot ni Marcelo, pero saan nang galing ang manok? Ay, hindi daw papasa. Bakit hindi? Tamsak din. Alvin Ravillas, thank you po sa patamsak. And mega mega love shoutout po sa inyo. Thank you po sa pagbisita pero patapos na po ako. Tapos na po kasi yung laro. Bukas po ulit 7 onward, meron po ulit tayong quiz B mostly from the Bible and then some basic questions po. Makikita niyo po sa description yung ating mechanics of the game po. Sabi niya, basta yun na yun sa manok pa rin. Ano sa inyo? Ano sa inyo sa sagot niya? Sabi niya kasi, according to my investigation, manok. Kasi mga ginagawa ni God, una is animal. Wala namang sinabi kasali itlog. Haha, bukas pa lang po. Remember my points. Basta yun na yun sa manok pa rin. Haha, bukas pala. Palang te, remember my points. Okay po, okay po. I'll be back. Sige po. Pero if ever gusto niyo po akong ino. Ay, sorry, nag-show na yung inano mo. Wait. Ibigay ko, ano yung sabi niya? Malaman mo bukas yung sagot siguro. Bibigay ko yung tanong mo sa mag-search. Ito po. The Princess, ito po yung ano ko, account ko sa FB. If ever you want me to message, ganun. You can search for this. Ayan, na-send ko na po, na-type ko na po. Okay lang? Pero ang tanong, saan nang galing ang manok? Anong say mo? Ginugulo ka lang ano eh. Ginugulo ka di princess netong si ano. Okay po ate. Si Marcelo, kinukulit ka talaga. Pero saan galing ang manok? Sige muna, bukas ulit po tayo. Si engineer na ang prepare ng question and siya po yung sponsor ng ating mga prize. So bukas hiritan niyo siya na mas lakihan niya naman yung premyo. Ano, naririnig mo ako, Jess? Ano, hihirit kayo sa kanya na mas lakihan niya yung premyo. Basta yun na yun, baka mamaya magiging manok na ako dito.
Okay na po. Pasado naman na po yung ano, pasado, reasonable naman na sa akin side yung ano, manok yung nauna kasi that was considered na. Basta see you tomorrow, the princess. Thank you for coming. ₱100 ang damot nito. Ayan, yehey, may sponsor na tayo ₱100 bukas. Thank you, Jess. Meron daw siyang pa Q&A ulit bukas. Thank you, bye-bye. God bless you, everyone. Mag-off na po ako, i-end ko na po.